Mukhang hindi pa makakahinga ng maluwag ang maraming consumer. Imbis kasing rollback sa kada tangke ng LPG ang ipatutupad ngayong Pebrero, nakambang tumaas pa ang presyo nito dahil sa pahirapang pagbiyahe ng mga dealer. Dahil po yan sa pagsasara ng import terminal ng isang kumpanya sa Batangas. Balitang hatid ni Julio Segovia. Nagsimula na namang humaba ang pila ng mga LPG tankers sa Mariveles, Bataan. Dito na rin kasi nagpapakarga ng LPG mga refiller mula sa Southern Luzon. Kasunod ng pagsasara ng import terminal ng Shell sa Tabangao, Batangas City, na kaya pa namang mag-supply ng 65% ng Luzon. Dahil sa posibleng epekto sa supply ng LPG hindi lang sa Luzon kundi sa buong bansa, baka di raw matuloy ang napipintusan ng rollback sa LPG sa Pebrero ayon sa LPG Marketers Association. Kahit na pababa ang contract price natin, hindi na ire-reflect ito sa merkado dahil dun sa problema ng supply. There might be tightness considering nga na the liquid gas plant can accommodate only around 80 trucks per day. That is where the tightness will occur. It's not in the availability of gas. Dahil may dagdag gasto sa pagbiyahe ng mga dealer ng Southern Luzon sa mas malayong Bataan Refinery, aabot sa hanggang 5 piso kada kilo ang posibleng dagdag presyo sa LPG. At ang sasagot nito, mga consumer gaya ni Mang Enrico. Bilang isang mait na negosyante, nahirapan din po ako sa pagtaas ng LPG. Kaya nga po, ang ginagawa ko na lang kung minsan, naggagatong po ako ng kahoy. Pangamba pa ng LPGMA, sasabay sa pagsasara ng import terminal ng Shell ang maintenance shutdown ng oil refinery nito sa Batangas sa Marso, na lalo raw hihila pataas sa presyo ng LPG. Kaya may suggestion sila sa gobyerno. Government takeover. Ayun ang pinaka nakikita naming best option. Pero hindi ito ora-oradang kinagat ng Department of Energy. This is one of the matters that they are looking at. So tinitingnan nila actually ito eh. Kailangan paghandaan, sir, no? Kailangan paghandaan talaga. We have to really prepare for it and take a look what can be done. Ayon sa LPGMA, nauna nang sinabi ng Shell na business decision ang dahilan ng pagsasara ng kanilang import terminal sa Batangas. Wala na ring LPG products ang Shell dahil naibenta na sa Isla LPG. Pero ang import terminal, nananatiling pag-aari ng Shell. Ayon naman sa mga taga-Shell, suportado nila ang DOE kung pag-aaralan nito ang Suwestyong government takeover. Julio Segovia, GMA News.